Hello, mommies and daddies na mahilig sa hot news. Heto ang bagong trending na chismis. Pero bago yan, pakilike at subscribe muna ang ating channel at pindutin na rin ang bell button upang una kang makasunod sa mga susunod ko pang uploads na chismis. Ayon kay Mayor Vico Soto, ay may dating PBA player na minura at kinagalitan ng kanyang team leader habang sila ay namimigay ng ayuda at bakit daw ganun na lamang ang pamimigay nila. Hindi naman niya binanggit kung sino ito. Pero dating araw itong kakampi ni Mark Pringles, kaya naman ang dating PBA player nga daw po ay pumunta sa City Hall. May isang instance, ano? Green Park. Siguro nalilitan dun sa ano eh. Alam ko naman may kaya yung tao na yun. Dating PBA player. Kakampi pa man din ng bayaw ko dati. Kuya Mark. Kampi ni Kuya Mark dati. Minura-mura yung team leader natin. Bakit daw ganun lang yung pinamimigay? Kung nalilitan siya doon sa pinamimigay ng city o sa pinamamagi ng city, ibig sabihin, hindi niya kailangan yun. Alam ko naman kung magkano yung sweldo niya dati. Hindi naman siya mahirap. Ilan lang naman dating PBA player sa Green Park. Alam mo na kung sino dyan sabi ko. Ang former PBA player na ito ay walang iba kundi si Rogelio Roger Yap. Tropa't dating kakampi ni Mark Pringles. Sabi niya sa isa niyang pahayag, hindi daw po siya nagwala. Sinabihan lang daw niya ang mga taong barangay na huwag papilahin ang mga tao para sa grocery na worth 300 pesos. Instead, ihatid na lang sa bahay-bahay. Heto ang pahayag niya. Hindi naman sa ganun kasi lahat naman tayo ngayon problemado eh. Hindi naman 'yan, hindi naman walang mayaman, walang mahirap 'yan. Ano kasi yung kung ano yung ibigay, syempre tanggapin natin, blessing 'yan eh. Actually, before sila magbigay ng coupon, may nagdala nga ng ano dito, 2 kilong bigas at saka 2 sardinas. Itudo pa salamat ko pa nga sa Facebook, pinupost ko pa nga 'yun eh. Ano ba nangyari nung araw na 'yun, sir? Yun nga, nagbigay sila ng papel. Nandyan yung papel nga sa ano, sa sasakyan ko. Inano ko, kinikip ko kasi binidyohan niya kanina. Tapos, nareceive ko naman ng maayos. Sabi ko, sige, ano. Tapos, pinilapan ko sa loob, pinirmahan ko yung ano kasi sabi galing daw kay Mayor. So, that time, paalis din ako kasi bibili akong tinapay para snack namin kasi ganitong oras yun eh. So, tinanong ako nung ano, tapos na ako mag-ano, sir, sabi ko, saan to ibibigay? Sabi niya, sir, nandyan yung ano sa unahan, yung motor na yan, sila yung namimigay. So, sabi ko, ah, ganun po ba? So, sabi niya, bakit sir, aalis po kayo? Sabi ko, hindi, bibili lang akong tinapay. O sige sir, daanan mo na lang. Sabi ko, o sige, akala ko, ang dadaanan ko is food, relief goods or something. So, takbo ako doon, nag-drive ako ng sasakyan. Pagdating doon, oh si sir, tapos na, gumanon si ano, meron na yung ano, form na binigay. Sabi ko, oh ito na yung form, napirmahan ko na. Kinat nila, pagbalik sa akin, may food coupon na worth 300. Oh, hindi ko minamaliit yun. Siyempre, blessing yun eh. Di ba? Bakit dumating word na minamaliit mo raw, sir? Paano nangyari yun? Hindi, nung pagkuha ko ng 300, sabi ko sa kanila, sir, bakit coupon? Sabi niya, sir, ganito kasi yun, sir. Pipila ka, sir, sa ano, mobile palingke. Na ano. Sabi ko, ha? Kasi, siyempre, ako nakikinig ako ng mga balita, bawal yung mga, ano eh, yung grupo-grupo na mga ano eh, bawal yun eh. Yung mga ano, kasi sabi ko, bakit papipila? Eh, pwede nyo naman ibahay-bahay, kaya nyo ang ginawa eh, sa halagang 300. Hindi nyo pa ibahay-bahay. Sinarado ko dito na side, sa sasakyan. Tapos, merong barangay Tanod, naka-orange siya eh. Alam ko, barangay Tanod yun eh.
sabi ko sa kanya, tsaka yung mag-asawa dyan sa unahan, nakatabi dito. Yan. Magkano lang, medyo malapit lang sila. Pwede naman yung mag-asawa, witness yun eh, na wala talagang walang away, walang murahan, walang nangyayaring ganun. Walang sigawan, walang nangyayari. Sinabi ko lang sa tanod na iparating mo kay Mayor, bayaw ko pa ng, ganito talaga pagkasabi ko, iparating mo kay Mayor, bayaw pa naman niya yung kaibigan ko, si Mark Pingris. Sabi ko, ganun lang eh, na mali yung ginagawa niya. Gimano na ko, yun lang, parang message lang na mali, dapat ibahay-bahay nga. Sabi ko, kaya niyo namang, kasi dati nung Christmas, may ginagawa sila na binabahay-bahay nila yung pamimigay ni Mayor. Nakaka-receive din kami. So, nagbigay sila ng PLP, yung permit na makalabas ka ng ano, dito kasi nakaschedule Tuesday, Friday. So, nagbigay sila ng umaga na yun, tapos nagbigay sila ng yung papel na form. Inakaya naman nila bahay-bahay. Sabi ko, bakit ngayon, hindi nyo makaya sa halagang 300, hindi nyo makaya na ibahay-bahay. Ang iniiwasan kasi natin dito, magkumpul-kumpul, magpila-pila, may ano, eh dito sa amin, may positive na tatlo. Base sa gwardiya yan ha. Pero ang nalaman ko talaga, may dalawa, kasi napadalhan ako dito, yung isa, di ko na alam kung sino pa yun. Kasi ang dalawa, meron dito, sa Washington daw, at saka sa itong Queensland. So yun yung iniiwasan ko. Hindi ka ba sir nagmura? Hindi ako nagmura. Mamatay man ako, hindi ako nagmumura. Hindi mo minura yung mga... Wala akong minumura talaga. Kasi kung ako naintindihan kong trabaho ng mga frontliner eh. Alam ko kung gaano kahirap. Kasi yung kapatid ko dun sa Cebu, nagpo-frontliner din. Pamangkin ko, doktor, nagpo-frontliner din. Mga pinsan ko, frontliner din. Naintindihan ko yung pagod nila. Naintindihan ko sila. Hindi naman ako ganun. Hindi naman ako... siyempre, kilala ako eh. Bakit ko naman sila mumurahin? Nagbibigay na nga sila ng tulong. Bakit ko sila mumurahin? Sabi ko, may mali naman. Pero, yung ano, tumatawa lang yung barangay tanod na sinabihan ko. Mga ganun lang. Hindi, wala talaga ano. Tapos, umabante ako. Nagtanong yung mag-asawa. Diyar, ano yung binigay? Ganyan-ganyan. Kasi nag-ano sila dahil gusto din siguro nila i-claim. Sabi ko, ate, yung ano, food coupon pala to. Ano ba yung na-expect mo na ibibigay? Bakit may mga form pa kasi? Social amelioration. Hindi, ang ano, relief goods lang talaga, okay lang. Oh. Yung bigas, something, dilata, mga ganyan. Yun talaga ina-expect ko na ibigay. Wala namang problema sa akin yun, siyempre. I-receive natin yun. Blessing pa rin. Sabi ko nga, blessing pa din yun. Pero nagulat kasi, ka dahil? Nagulat lang ako dahil nag-live video siya. Anong gabing yun, nag-ano pa ang guard dito, pinapuntahan ako. Tapos kinabukasan, may tumawag sa akin, kaibigan ko, na narinig mo ba yung, nakita mo ba yung live interview ni Mayor? Sabi ko, hindi ko nakita. So, sige, search mo. Tiningnan ko, kasi naka-ano naman ako sa kanya. Sinubaybayan ko rin naman siya, naka-follow ako sa kanya. Follower ako sa, ano, sa kanya. Kasi, syempre, bumilib din naman ako sa... Ano reaction mo sa mga sinabi ni Mayor? Nabigla ako. Sabi ko, mali naman itong dumating sa kanya. Ang ipaparating ko lang naman na ipa-house to house lang yung ibibigay niya. Hindi, ano, yun lang naman talaga gusto ko iparating. Wala akong minumura. Wala talaga, as in wala. Wala ako, walang away, walang ano. Yun lang talaga sinasabi ko. So, posible sir, iba yung sumbong ng mga tao niya sa kanya? Nakarating. Siguro, iba talaga yung sumbong kasi ang dumating sa kanya, minumura ko nga daw. Eh, wala akong minumura eh. Tapos sabi, inaano ko daw yung leader sa, nakita ko yung video, inaano ko daw yung leader niya, ganyan-ganyan. Wala akong inaano, at saka hindi ko kilala yung leader eh, kung leader ba yung matanda na ano. Pero tinatanong ko na, yung leader daw, yung konsihal ng ano, yung bading na konsihal, yung gay na konsihal dito sa Manggahan, yun daw yung leader sa pagtanong-tanong ko. Eh, never kami nag-uusap. Nung ano na yun, yung tao na yun, yung konsyal na yun, ang nakausap ko, yung matanda at saka yung naka-orange na tanod. Eh kung sa akin naman, kung sa side ko, kung meron man akong mali dun, na kung nagwala man ako dun, nagmumura ako, siguro naman may tanod nga sila eh, di ba? Dadamputin ako nun. May kasama sila, nagro-robing police, hindi ka ba sila magra-radyo o may nagwawala dito.
di ba sila magbibideo? Uso na ngayon magbibideo ngayon kung nag-ano. Saan yung ano nila? Wala silang mano at saka wala rin talaga akong wala talaga nangyayari na ganun. Sir, may pagkakataon ka na kasama niyo direkta kay Mayor nag-uusap ka kayo, kinontak ka. Kahapon, pumunta ako kahapon sa opisina niya. Sinasabi ko talaga, pinapaliwanag ko sa kanya na, Mayor, walang nangyayari na ganyan na ano. Mali yung dumating talaga sa kanya. Mark Pinglis tumawag sa'yo. Nagkausap din kami ni Mark, nagkuntakan na din kami ni Mark. Kaya ano ko din, dahil siya nga, pag papunta kong ano, tinawagan ko din siya. Sabi ko, Mark, okay lang ba na ano? Sabi niya, sige, puntahan mo. Kasi mabait naman niya, pero talaga mabait si Mayor, wala talagang ano, siguro naano lang kasi syempre stress sa ano dahil sa problema ngayon, syempre. Ano siya, so, Mayor? Ano pinuntahan ng pag-uusap niya ni Mayor? Ayun, nag-usap kami about doon na ano, minumura ko daw ganyan, sabi ko, ipinaliwanag ko yung side ko, Mayor, wala po akong minumura ng mga tao mo. Naintindihan ko yung pagod nila. Wala akong inaano dyan. So nagkapaliwanagan na? So nagkaliwanagan na. Tanggap naman niya. Humingi din naman siya ng pasensya sa akin. Pero syempre, ang ano, damage doon. Tapos ano na, kanina nga, dalawang beses na ako, umiyak na nga ako sa totoo lang. Nakaka-stress dahil, ba? Nakaka-stress din eh. Pati pamilya mo, naapektuhan. Tawag sila, ganun. Sir, nirequest mo ba na iharap sa iyo yung tao na nagsumbong sa kanya? Nirequest ko eh. Nirequest ko talaga eh. Sabi ko, iharap sa akin. Sabi ni Mayor, di wag na ganyan. Kasi gusto ko magkaharap-harap talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi mas maganda yung ganun. Kahit ipatawag niya ako anytime, pupunta ako. Magkaharap-harap lang. Ano panawagan mo, sir? Sa mga nagbambash sa'yo, lalo na sa social media? Yun nga, itigilan na nila yung mga ganun. Kasi sa akin naman, wala naman akong intention na masama. Good intention yun sa akin. Eh, sumunod lang naman tayo sa batas, sa gusto ng gobyerno natin na mag-stay at home. Yun lang naman yung ano natin. Kaya yun yung iniiwasan natin na para hindi na humaba yung ano, at least para maging makapag-ano na tayo, makapasyal na tayo kung uli, kung saan-saan. Kasi ang hirap din kasi, magdalawang buwan na tayo nakakulong sa bahay. Ang hirap din eh. Kaya sana tigilan na nila ang pagbabash. Hindi ko kalaban si Mayor. Hindi ko, ano, kaibigan ako. Hindi ako, ano, kakampinyo ko. So, sinasabi niyo siya na kahit, siyempre kayo tinitingala din ng mga pansin niyo dati, ano, at ang tingin nila may kaya. Sa sitwasyon niyo ngayon, kahit maliit na bagay, tatanggapin pa rin niyo kahit gaano kaliit dahil blessing na sa niyo. Oo, yun nga sa sinasabi ko kanina. May dumating nga dito eh, isinabi nga nila na, oh, galing kay Cap Bupis, pinost ko kaagad yun. Thank you. Consul Bupis, ganyan-ganyan. Naalala nyo kami dito, ganyan-ganyan. Inanong ko talaga sa Facebook yan, pinupost ko. Ibigla lang nagka-problema, dahil syempre, nagpost ako, nagpasalamat ako kay Bobby Bupis. Yan nangyayari, may nakita akong ano, hindi pala ano sa kanya. Tapos ang sabi, nagaling daw sa kanya. Sinasabi, oh, galing kay Bobby Bupis. So, hindi pala galing. Galing pala sa buong, ano, may sila pala yung parang dito sa lugar namin. Na, oh, si Bobby Bupis na konsyal, siya dito sa Green Park. Si konsyal ito, dito sa may Napiko, ganyan. Kaya, ang ginagawa ko, binura ko na lang din. Kasi, syempre, parang nakakahiya na nagpaano ako. Pero, nag-thank you na ako. Dami ng, syempre, dami rin ako followers. Dami rin nagla-like din talaga na, ano, kasi kahit sa Cebu nga, inaano ko, lahat ng mga magandang inaano doon, ginagawa na Kapitan, Mayor, lahat, sila Richard Gomez. Talagang nag-ano ako dyan, yan ang ano, yung Mayor ng Nueva Ecija, nag-post ako. Yan ang tunay na ano, na politiko. Kasi binabahay-bahay niya yung ano, ginaganon ko talaga. Ako naman marunong ako magpasalamat na ano, hindi naman ako masamang tao. Sir, kamusta ka na pala ngayong ex-PBA player ka? Kamusta ang buhay? Okay lang, ex-PBA player. Okay lang naman, pero syempre apektado pa rin sa nangyari ngayon. Dahil syempre, no work, no pay kami. Kailangan namin maglaro bago kami magkapera. Wala na kami income na ano eh. Ano ang pagkakaantindi ng tao pa sa PBA player? Glamoroso. Yun nga, hindi naman lahat ganun. Ako, tama lang na ano, meron akong sasakyan, may bahay ako matutulugan, nakakain kami ng anak ko ng tatlong beses sa isang araw. Okay na sa akin yun. Ako, namumuhay talaga ako ng normal lang. Hindi ako nag-ano dito, na-PBA ako, ganyan-ganyan. Ayoko nang ganun. Yung mas maganda yung simple lang.
Sir, bago ang COVID, sir, itong ECQ, ano ba yung pinakakabala natin dyan? Eh, naglalaro ako. Kinukuha ko ng ano, mga game sa Cebu. Meron akong pinopromote din doon na yung team namin doon. Kasama ko si Dondon Ontiveros. Naglalaro kami, nagpopromote kami. Kasama ko siya, naglalaro. Si Eloy Poligrates. Kasama ko sila doon. Sila Aying, mga XPBA din. Pinopromote namin yung wine na ano doon, yung Fighter 50. Pinopromote namin doon. Tapos, yun, binabayaran kami ng ano. So, yun yung source ng income niya? Yun yung ano namin. Oo, naputol. Dahil, siyempre, meron, marami pa sana doon. Kaso naputol dahil, yun nga, nangyayari, nag-lockdown tayo, nag-ano tayo. So, wala din talaga kami. Buti na lang, meron akong naipon-ipon din doon. Nung naglaro ako ng 1 week, binigyan ako ng boss ko na medyo okay malaki naman, din. Okay naman, sapat din na panggastos ko nung ano. At the same time, tinulungan ako ng girlfriend ko na ano, eh ako, sa totoo lang, yung girlfriend ko, hindi rin, ano, kasi tao ni Big Soto, ni Papa ni Mayor. Kasi sa sex bomb yung girlfriend ko. Kaya, tumutulong-tulong din siya sa akin. Bili ng gatas, minsan, sabi ko, love, may so, ano. So, ibig sabihin, kahit basketball player ka, nabiktima ka rin ng ganito, ng sitwasyon na mahirap din. Oo, na ano din ako, biktima din talaga ako sa ano, hirap din talaga pag ganyan, kasi no work, no. So marahil na misinterpret lang daw talaga siya. Natapos naman daw sa maganda ang kanilang pag-uusap. In fact, 7 beses nga daw pong humingi ng pasensya si Mayor Vico Soto sa kanya. Hihintayin daw niya maglabas ulit ng statement si Mayor Vico Soto para kahit papano ay malinis naman daw ang kanyang pangalan. Sino kaya sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Hanggang sa muli, see you on my next one!